Kakagaling ko lang ng expo, tapos nag-punch out lang ako sa ospital, tapos binilisan ko lang pag-i-enters para makauwi din ako agad. Anong oras na? 9:36 na ako nakalabas. Medyo gutom at pagod na yung nararamdaman ko, kaya binilisan ko na yung paglalakad ko. Di kasi ako nasundo ng asawa kasi may pasok daw siya panggabi ngayon. Tapos pagtingin ko sa kaliwa, nakita ko parang malunggay siya pero hindi ako sigurado. Kaya sabi ko babalikan ko na lang siya bukas. Yun nga, nakarating na ako ng metro. Lakad takbo talaga ginagawa ko dito, kaya lang ngayon nagbibideo kasi ako kaya hindi ko magawa yung ginagawa ko everyday. Sabi ko baka mahilo naman yung manunood sa akin pag tinakbo ko to ng mabilis, di ba? Kaya okay na yung speed na to. Buti na lang nakapasok na ako sa loob ng metro. Pagtingin ko 66 na lang pala yung laman ng monol cart ko, tapos bumaba pa ako ng hagdan. Pagtingin ko paalis na yung train, kaya kailangan ko na lang mag-antay. Mga 5 minuto, hindi ko alam. Tapos pagtingin ko 3 minutes lang pala ako mag-aantay. Sa wakas nandito na yung train papuntang Union. Muntik pa kaming magbanggaan ni ate. Tapos pagtingin ko sa loob, wala masyadong tao kaya makakaupo ako ngayon. 2 station lang, nakarating na ako ng Union. Tapos pupunta na naman ako sa kabila para sumakay ng Green Line na train para makarating sa stadium. Buti na lang ngayon, wala masyadong pila. Pero parang may tumutulak sa likod ko, hindi ko rin naman matulak yung nasa harapan ko. Baka kasi magalit sa akin. Hinayaan ko na lang. Ayun, after 5 station, nakarating na rin ako sa stadium. Lahat ng tao dito laging nagmamadali, lakad takbo yung ginagawa nila. Parang ako din, binibilisan ko na rin yung kilos ko para mabutan ko yung susunod na bus. Si kuya medyo mabagal, kaya gusto ko na sana mag-excuse. Kaya lang, isip ko baka pagod siya. Buti na lang pagdating ko sa labasan, wala pa yung bus. Kaya okay lang, mga 10 minutes siguro dumating yung bus. Hindi ko na na-record yung pagpasok ko ng bus kasi medyo nagkakabalyahan na, tapos merong pang sumisigaw. Kaya sabi ko wag na lang. Pagkababa ko ng bus, naglakad uli ako ng 1 minuto papunta sa amin. Ito nga, sa wakas nakarating din ako. Medyo gutom na rin talaga kasi ako. Pagdating sa bahay, nagubad na ako ng sapatos. Tapos binuksan ko yung electric fan. Nakala ko sira na kasi hindi gumagana. Hindi naman pala naka-on. Nakapagsaing na pala yung asawa ko. Sabi niya kanina anong gusto kong ulam. Sabi ko ako na bahala. Naisip ko tuloy, magpasit kanton kaya ako. Pero sabi ko, canned goods na lang kaya. Sabi ko ay ayoko. Kaya nakita ko may hotdog pala sa ref. Yun na lang inulam ko. Kumuha na rin ako ng 2 itlog para iprito. Tapos niluto ko na yung hotdog. Nilagyan ko muna siya ng tubig. Pinakuluan ko. Tapos sinunod ko na yung itlog. Medyo galit nga yung itlog sa akin eh. Tumatasik kasi. Tingnan mo. Malapit na rin maluto yung hotdog. Naglagay na rin ako ng sausawan. Nilagyan ko lang ng sili tsaka kalamansi. Tamang tama lang yung dating ko. Mainit pa yung kanin kaya masarap siyang kainin. Sarap din to pag may kamatis sa bagoong. Kaya lang naubusan na pala kami. Kaya pwede na to. Iiwanan ko muna kayo dyan, kakain muna ako, sobrang gutom ko. Pagtikim ko, grabe, ang sarap. Kinabukasan, duman uli ako dun. At na-confirm ko siyang malunggay nga.